Hello guys, welcome again to my channel. This is your Ate Gie. So guys, ang topic natin for today is about the trial. Minsan sa buhay kasi natin, may mga dumarating sa atin ang mga trials na di natin alam kung hanggang saan ba ito or paano natin i-handle yung mga trials na dumarating sa ating buhay. And sometimes, or kadalasan, nasasabi natin sa ating sarili, hanggang kailan ba ito? Makakaya ko ba ito? Or ano nga bang dapat natin gawin pag dumarating sa buhay natin yung mga trials? So, guys, minsan ba naisip din natin na magdasal sa Diyos? Na humingi sa Kanya ng tulong regarding sa mga dumarating sa ating buhay? Kasi minsan ang tao nakakalimot na rin sa sa Diyos. Bato-bato sa langit ang tamaan, sana'y huwag magagalit. Kasi hindi ko naman sinasabing perfecto ako, na maka-Diyos ako, or kasi napapansin ko lang yung iba parang nakakalimot na sa taas like yung mga talagang super busy na sa buhay, parang nakakalimot na talaga magdasal sa taas. So, huwag na po natin patatagalin, guys. At today po, may share ako sa inyo regarding sa experience ko, regarding sa trials na dumating sa aking buhay. And, bagong-bago lang po ito na na-experience ko, guys. Kahapon kasi, bali na-experience ko na regarding sa aking channel or sa Google account, pagpasok ko sa sa Google ko, may napansin akong kakaiba, guys. So bali na-confuse na ako doon sa doon sa nakita ko doon sa personal info ko sa Google account. Ang pumasok agad sa isip ko yung parang may gustong mag-hack sa akin, may gustong pumasok sa account ko, which is almost 1.5 years ko nang pinaghirapan itong channel ko. So guys, kahit sino naman sa inyo or kahit sinong vlogger na pinaghirapan yun na, diba? So lahat, almost araw-araw gagawin nyo yung isang bagay na para ikakaganda ng content ninyo, para lang meron kayo upload and ganyan, hanggang dumating kayo kung ilang years or saglit lang ba, kisaglit siya o matagal, pinaghirapan niyo po ito, guys. Pinaghirapan natin lahat. So, bakit may mga ibang tao na gustong angkinin ang hindi sa kanila? Diba, guys? Parang masakit sa loob natin na malalaman mo na meron or makikita mo sa isang info mo or kahit sa ang network na yung pilit pumapasok sa account niyo na pilit inaagaw ang para sa inyo. Kumbaga. So guys, this time parang super stressed talaga ako, guys. Lalo na humihina na naman ang internet namin since nung last Friday pa. Kaya parang super talaga stress ako, guys. Kaya, eto, buti na lang may mga kaibigan ako sa YouTube na tumulong sa akin kung paano namin gagawin ito. And, super thankful talaga ako sa aking anak na si Marie Dignel dahil hindi niya ako pinabayaan. Nandiyan siya sa aking tabi, talagang tinulungan niya ako sa abot na makakaya niya. So, guys, every time naiisip ko na yung kung anong dapat kong gawin, be-verify. Dalawang beses kong be-verify talagang pagbabalik ako sa nandun pa rin yung account na pilit na pumapasok doon sa sa Google account ko. Dasal lang ako ng dasal. Para bang naisip ko, naririnig ba ako ng Diyos na sa aking hinihiling sa Kanya or dinadasal ko sa Kanya na maging okay ang lahat.
Especially, parang iniisip ko na nga, dahil malapit na rin ako mamuni. So, talagang pinangihinaan na rin ako ng loob. Nandun nahihilo na ako, guys. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung sino-sino na yung chinat ko. Kung ano bang dapat gawin sa account ko. So, guys, sa madaling salita po, may isang tao na nagsabi talaga ng ano, pumasok ako sa isang group chat na sinabi ko yung problem ko. Then may isang tao doon, talagang tinulungan ako kung paano ako papasok sa Google ko. Kung saan ako pupunta, kung anong dapat kong gawin. So, nagpatulong ako sa anak kong si Marie. Ayun po. Sa wakas, nai-recover namin yung account ko. Dahil talagang super talaga. Ang sama na ng pakiramdam ko that time, guys. So, guys, siguro po, sa kakadasal ko, kumbaga, itong taong ito, ang ginawa niyang instrumento para tumulong sa akin. Most of the time naman eh, hindi ako nawawala ng pag-asa na humingi ng tulong sa kanya, magpasalamat sa lahat ng mga blessings na binibigay niya sa akin. So guys, ang masasabi ko lang po, wag na wag po tayong mawawala ng pag-asa and wag nating makakalimutan sa taas dahil siya lang ang tanging tutulong sa atin. Guys, sana po may nakapulot kayong ano, lesson sa sinabi ko today. Kasi, hindi lang naman para sa akin to, guys. Para sa lahat ng mga vloggers or kahit hindi vloggers. Kung sino man yung ano, may dumarating na mga trials sa buhay na mas mabigat pa dito sa naranasan ko. I hope makakuha niyo ang ibig sabihin na tanging Diyos lang ang tanging makakatulong sa ating lahat. Although, tao nga ang uman sa akin, pero siya ang ginawang instrumento ng Diyos para tumulong sa akin. So, okay guys, please like, share this video of mine, and comment below for any suggestions and comments. Don't forget to subscribe sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa akin. Click the notification bell for my upcoming videos. Just keep on watching, guys. Okay, guys. It's time for bye-bye. Thank you for watching. God bless us all. Bye.